Nagkaroon man ang aberya kaya hindi nakarating ang buong konvoy ng Atin Ito Coalition sa mga isla ng kalayaan sa West Philippine Sea. Hindi po inuturing ng grupo na bigo ang kanilang misyon. May isang barko na nakalusot sa Chinese vessels at nakapagpadala ng pamaskong regalo doon po naman sa Lawak Island. Live mula sa MV Kapitan Felix Oka, nagpapatrol si Jervis Manahan. So Jervis, ano ngayon ang balak ng Atin Ito Coalition? Yes, Henry, sa mga oras na ito ay naglalayag na pabalik sa Maynila ang mga volunteers ng Atin Ito Coalition. Nagdesisyon na kasi sila na hindi na muna itutuloy ngayon ang paglalayag papunta sa ilang mga isla sa West Philippine Sea. Ligtas na nakabalik ang MV Kapitan Felix Oka sa El Nido, Palawan bago magtanghali ngayong Lunes. Sinalubong sila ng mahigit isang dosenang bangkang Pinoy na sasama dapat sa Christmas convoy. Hindi natuloy ang kanilang pagsama dahil sa tensyon sa West Philippine Sea. Hindi man umabot ang mga volunteer sa target na destinasyon, may tagumpay pa rin namang nakamit ang misyon. Nakaabot kasi sa Lawak Island ang mas maliit at kahoy na supply boat, ang ML Chawi. Sakay nito ang mga mangingisda at ilan sa mga regalo sa mga frontliner sa isla. Kasama dapat sa convoy ang ML Chawi. Pero iba, agutang dinaanan nito, kaya nakalusot sa mga Chinese vessel. I think it's a courageous journey that we took. We wanted to see and to assert our claim to the West Philippine Sea. At dahil naniniwala tayo at klaro naman sa mundo na ang West Philippine Sea ay atin. Tumuloy ang ML Chawi kahit na bumalik na sa Palawan ang mothership ng misyon. West Philippine Sea! Pagkatapos ng misa sa MV Kapitan Felix Oka kahapon Linggo, humarap ang pinuno ng delegasyon sa mga volunteers. Na-monitor natin ay may dalawang Chinese Navy. Yung isa dinaanan tayo Talagang nilampasan tayo. Tapos yung pangalawa, so dalawang Chinese Navy, tapos may Chinese Coast Guard na sinubukan tayo talagang halos parang babanggain tayo dun sa direksyon niya. Kaya talagang umiwas tayo bago tayo mahirapan ng dumating yung point na hindi na tayo talaga makaiwas. 3:40 ng hapon itong Linggo nang unang mamataan ang barko ng Chinese Navy na number 174 na bumibiyahe papunta sa kabilang direksyon. Hindi nagtagal, nakita naman ang Chinese Coast Guard na sumalubong sa Atin Ito vessel at lumapit hanggang 2.5 nautical miles. Sa isang briefing, humingi ng pasensya ang kapitan ng Atin Ito vessel dahil sa desisyon niyang huwag nang tumuloy. Mukhang sabay-sabay at mukhang coordinated yung kanilang pagpunta. Itong Chinese Coast Guard, ang ginawa nung umiwas tayo, kinat pa yung Philippine Coast Guard. So nagkaroon ng punto na tayo ay, kumbaga, pinagitnaan tayo. Dumaan sa gitna natin. Hanggang sa timog ng Kayumanggi Bank lang umabot ang misyon bago ito umikot at bumalik. 13 nautical miles pa mula sa puntong ito ang Ayungin Shoal. At 12 oras pa babiyahe patungong Lawak Island. Pero ang malinaw, nasa loob ito ng teritoryo ng Pilipinas. Lungkot, frustration, panghihinayang. Pero para sa akin, yung pinakamatimbang sa lahat, yung galit. Nakakagalit na alam ng China, alam ng buong mundo na this is a civilian-led. Wala tayong armas. Mga normal lang tayo, mga citizens. Hindi lang naman itong property nila ang kanilang pag-iingatan. Pati tayo, mga pasahero. Hindi po rin maayalis yung magkaroon ng frustration. Sabi ng Atin Ito, hindi naman dito natatapos ang pag-iit ng karapatan. Handaan nilang subukang gawin ang misyon taon-taon. Henry, yung mga sakay na regalo dito sa mothership ay ipapamahagi pa din sa mga fishermen at mga frontliners sa Kalayaan Island Group. Henry. So Jervis, ibig sabihin, nandiyan ka pa sa barko at naglalayag pa kayo galing ng Lawak Island. Henry, hindi umabot sa Lawak Island itong barko na ito mula sa Kayumanggi Bank ay bumalik na nga sa El Nido. Kanina ay nag-drop off na kami ng mga ilang volunteers doon sa Palawan at ngayon ay nagpabalik na tayo sa Maynila.
Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.